So yun, what's up mga kuwis? So nandito tayo ngayon sa harap ni Bunso. Ayan. So ang gagawin natin ngayon is lilinisan na natin siya. Kasi di ba ang sabi ko before is after ng ECQ, saka natin siya lilinisan. Pero dahil sa na-extend na naman yung ECQ, bali mag-extend na naman siya ng another 15 days. So hindi ko na siguro aantayin yon na matapos para lang linisan natin si Bunso dahil sobrang dumi na niya kung mapapansin niyo. Sobrang dumi niya na mga kuwis. Pwedeng-pwede na pagtaniman ng kamote. At syempre, pagtas natin siyang linisan, i-share ko na rin sa inyo yung lagayan natin ng mga action cam. So ito, pag bumabiyahe tayo. Tsaka kung matatanda nyo, diba, share ko na rin yung mga ginagamit natin pang nagbablog tayo, pag nagmo-motovlogging tayo. So ngayon may bago akong i-share sa inyo at ipapakita ko sa inyo yung mga bago nating gamit pag nagmo-motovlog tayo. Pero before yun, at dinisan muna natin si Bunso. So nandito na yung kanyang pandinis. And so nag-ready na ako ng Joy, tapos nandoon naman yung host natin. So yan, linisan muna natin mga kuwis. Yan mga kuwis, bali natapos na natin siya linisan and i-share ko sa inyo yung mga kinakabitan natin ng action cam pag bumabiyahe tayo. So syempre, itong cam na to, kabitan ng cam is ito yung nakaharap sa atin. Tapos ito naman yung nasa top box. Pwede nakaharap sa atin, pwede din nakaharap sa likod. Tapos kung natatandaan niyo yung bumiyahe tayo last time ng Bicol at Pangasinan, yung gamit kong stick na mahaba na andito sa harap, bali dito nakakabit yun. So ito yung ginamit ko dati, tinali ko lang dito sa harap, tapos ito na-extend to. So mahaba siya. Ito mahaba ito mga kuwis. So ito yun yung stick natin para meron tayong mahabang stick sa harap. Pero hindi ko masyadong ginagamit kasi lalo na pag mabilis yung andar natin, medyo malog. Tapos ito naman yung mga action cam na ginagamit natin mga kuwis. Syempre yung dati na sinabi ko na naging action cam natin na madalas natin gamitin ito, itong GoPro Hero 4 Silver. So ito yung nakakabit sa ating helmet. Tapos yung regalo sa atin ni Mrs. Kuis nung December, yung GoPro Hero 7 Black. Tapos yung ating pangalawa sa unang action cam, yung Supremo 1. Yan. Yung dot pad kasi yun yung una ko, binigay ko na sa pinsan ko. Tapos ito yung sumunod na nakuha natin. Ito yung pangalawang nagkaroon tayo ng action cam. At yung pangatlo ito, Supremo 4K Plus. Yan. Kung mapapansin nyo, meron na rin to sa mga previous videos ko, yung mga unang ginamit ko action cam. Then sumunod nga to, sumunod tong Hero 4 Silver, tapos sumunod tong Black, at saka itong gamit natin ngayon na
Hero 7 Silver. So yun, tapos ito, ito yung ating sa body cam. Ito yung ginagamit ko madalas pag bumabiyahe tayo. Hindi tayo nawawalan nitong para sa body cam at saka yung sa helmet. So nga pala mga kuys, dahil marami na tayong ginagamit na action cam, pinag-iisipan ko kung ipapag-giveaway ko ba tong yung ating Supremo 1, eh meron bang gusto. So kung gusto nyo mga kuys, comment down below na lang mga kuys kung gusto nyo siya. Working naman siya mga kuys, eh ano. Yan, working naman siya. Tapos meron siyang isa pang battery. Bali dalawa yung battery nito mga kuys. So para sa akin good siya mga kuys. Okay pa naman siya, lalo na pag gagamitin mo lang siya for your ano, protection, para kung sakaling whatever happens is meron kang may re-record. So yun lang. So maganda siya mga kuys. Pwede pa rin siyang pangkuha ng mga video kung sakaling may gusto ka pa rin, may gusto kang kunan. Yan. Hindi pa rin naman siya nalalaos or di pa rin naman siya napag-iiwanan, lalo na pagdating din sa mga specs. Yan. Kung tutusin kasi, parang kung i-compare ko siya sa Supremo 4K Plus, parang mas wide kasi yung ano nito, capture nito, unlike dito. Hindi ko alam kung bakit. Ang mahirap lang dito kasi mga kuys is hindi ko siya mahanapan ng ano, ng external mic, kung paano ba siya, or naghahanap ako sa online pero wala akong mahanap. So yun lang yung mahirap dito. Pero alam ko meron ata silang ginagamit pang SJ cam ata yun. Hindi lang ako sure mga kuys, unlike ng GoPro is meron talaga siyang GoPro adapter para sa mga gantong Hero 5 to 8. Tapos si Hero 4 naman is meron din siya. Yun nga lang, iba dito sa mga Hero 5 pataas. Tsaka nga pala mga kuys, siguro ang issue lang nito is madali siyang malabat kasi na-stuck na kasi yung battery nito mga kuys eh. Pero working pa naman siya, yan o, kung makikita nyo, gumagana pa naman siya. Yun nga lang, dapat naka-charge siya, or pwede din kung yakin nakakabit sa helmet nyo is pwede nyo naman siyang lagyan din ng charger habang ginagamit nyo siya. Siya nga pala mga kuys, kung ipapag-giveaway natin tong ating Supremo 1, isa lang yung magiging mechanics natin. At syempre dapat subscribers ko kayo, at bahala na kayo kung ano yung i-comment nyo below. At saka i-like nyo yung page natin na Kuisans Motovlog sa Facebook, kasi madalas dun din ako nag-update para kung sakaling merong mga mag-comment below na gusto din nila to or gusto nila to na ipag-giveaway, at least dun natin sila ma-update about dito sa ating pag-giveaway kung sakaling gusto nila. Wala namang sapilitan to mga kuis, kung gusto niya lang naman papag-giveaway ko na lang para hindi na siya lalong masira habang working pa siya. So yun lang mga kuis. Tapos ang mga kasama niya, itong kanyang case, hard case, tapos isasama ko na rin yung waterproof case, bali nandoon doon. Tapos dalawang battery at saka memory card na 256 GB. Ayan. So comment lang kayo mga kuys kung gusto nyo tong Supremo 1 para hindi na rin masyadong may stock dito sa akin at hindi na rin masira, para at least kahit papaano mapakinabangan din ng iba. I-check natin yung mga kada capture nito mga kuys na nakakabit sa ating motor at habang buwabiyahe tayo. So check na natin mga kuys. Kita-kits ulit tayo sa ating mga susunod pang video. So, stay safe, fight safe, God bless. Peace.